Hi guys, good morning. It's me again, Mommy D, and welcome to My D Stories. So it's Sunday today and tolerable na yung lamig, medyo windy nga lang siya. It's been a while since I last posted a video. March na and naghahabol na ng mga exams kasi hanggang April na lang kami. And ayun, Holy Week pa. So nabisi talaga ako the past few weeks and so hopefully makapag-catch up ako sa inyo today. We will answer some of the comments, yung requirements na dala-dala pagpunta ng Canada. Then pag-uusapan din natin yung recent COVID-19 immunization ko dito sa Canada. What are the side effects that I experienced? And yun, so keep on watching! For the first part of our video, syempre magbabasa tayo ng comments. From Ina, my friend Ina from the Philippines. Sabi niya, nakakaiyak yung last part ng video. Miss you, te. Ingat dyan. I think comment to dun sa video ko about expenses. And yung last part ng video is struggles ko personally and yung mindset ko na parang imposible yung Canada for us. Hi, te. Ingat ka dyan. Nag-iingat kayo dyan. I miss you all. I miss you. Yung tawanan and everything. Yeah, so si Ina kasi, siya yung nakasama ko during my last days in the Philippines. Siya yung nakakausap ko about our Canada application. And sa kanya ko din, turn over yung business ko. The Mami Creations. Yay! And so far, it's doing good naman. Thank you, te, for taking care of it. Sabi ni Onyor, yung kapitbahay namin. Shout out po sa Pogi Street. Hello, Pogi Street. So, hello sa mga taga-Sampaloc. Namimiss ko na yung ambience. Lahat ng mga kapitbahay. Namimiss ko na yung pagising mo sa umaga. Ang dami na agad tao. Alam, ayun, nakakamiss din pala yun, no? So, hello sa inyo, mga taga-Sampaloc. Kayo mga friends ko dyan. Hello. Hello din sa mga chismosa. Miss na miss ko na kayo. Sabi naman ni Chai Ibarra, hi ate, congratulations sa inyo ni hubby. When you say regular application, hindi po siya yung direct stream, no? Nalilito po kasi ako dun sa dalawang yun. Baka pwede nyo po ma-explain ano difference nila. If you watched yung expenses, you'll have a glimpse of the requirements for the regular stream. Regular stream kasi yung sa amin. For SDS, para siyang express application. Yung regular application, just like mine, processing time niya is 15 weeks for Philippines. It varies kasi for different countries. So, depende kung saan ka magagaling. SDS, 20 days lang yung processing time. Dapat. But I don't know during this pandemic kung ganun pa rin siya yung processing time na. Yung SDS is available for selected countries only, including Philippines. So, 7 countries yon, including Philippines. So, ang noted difference ko for the requirements, unang-una, kailangan niya ng IELTS, yung language test. Which is, you know, wala nga ako nun. Hindi pa ako nakakapag-language test ever. Required ka din na magkaroon ng Guaranteed Investment Certificate worth $10,000. Na wala rin ako nun. So, sa regular, hindi kasi siya required. And lastly, yung full payment for the first year. For the first year siya, guys. So, when I applied for my student permit, we only paid for the tuition fee deposit, which is 1,000 Canadian dollars. And yung the rest of my first SEM, tuition fee, binayaran ko lang bago kami
lumipad papuntang Canada kasi I heard and I read na hinahanap siya yung tuition fee payment mo. So yun lang binayaran. But for the SDS, if you have 2 SEMs for first year, babayaran mo yung 2 SEMs na yun. Ganun yung notable difference for SDS and regular. But if you need more details about those streams, pwede kang mag-search sa Canada website. Nandun lahat yung details and nagbabago kasi siya due to the pandemic. Sabi naman ni Andre Gunth, nag-take pa po ba kayo ng IELTS exam? OMG, thanks po God. So, yun yung sabi niya. So, yun nga, hindi nga ako nag-IELTS or CELTIP or whatever language test. Wala po ako nun. Kasi even sa school, hindi na rin ako na-require for the language test. Sabi ni Kim Archie Manibo, hello ma'am sir, just want to ask question lang po, magkakaroon po ba ng problem pag nag-travel ng early na September 2021 intake po? Target date po is May 30, 2021, thank you. So ito, may masasabi ako dito kasi although late na akong lumipad papunta ng Canada, plan ko kasing umuwi ng Philippines during the summer. Nag-apply kasi ako for TRV ng anak ko and hoping na ma-approve. So, yun nga tayo, di ba? Hindi tayo nag-attract ng negative vibes. So, always be positive lang. So, yun nga, may plan na ako na umuwi ng summer going to the Philippines. So, I consulted my school if they can give me like a letter of support na pupunta ako ng Philippines and then babalik ako dito for peace of mind lang na magkaroon ako ng letter from them. So, they told me na estimated date ko ng pagbalik dito sa Canada is April or May. Pwedeng hindi ako papasukin sa border kasi it's too early. Kasi during this pandemic, ang inaalaw lang nila is yung mga non-discretionary and essential travels. So, kung student ako and yung next class ko is September pa, sobrang aga ng May, sobrang aga para mag-travel ako papunta ng Canada. So, the advice na mag-travel ako daw is July. July if ang intake ko is September. So, maybe it applies to you din. Or, depende sa college, you can also reach out to your school. And, merong mga cases na nakakapunta sila dito ng maaga. I don't know if that's during the pandemic or before pa. Pero meron din namang mga hindi inalaw kasi nga it's too early pa. But if you really have to travel ng May, so just get as much as confirmations as you can for peace of mind. Sabi ni Tyra Sullivan, very informative and very clear ang iyong video. Keep vlogging from Brisbane, Queensland, Australia. Thank you po. Thank you po kasi as you know, I'm just new sa pagbablog ng ganito and ginawa ko lang to kasi initially meron nga kaming Facebook group. Eh, marami yung nagtatanong about the process. Marami yung tulad ko before na gusto kong makarinig or makabasa ng mga experiences ng iba. Made this video para doon and hopefully makagawa ko ng mga video na very personal para sa akin and hopefully makapag-upload ako ng videos about our life here in Canada. So, hello po sa inyo from Canada to Australia. Sabi ni Fallon si, paano yung flight, rebooking at fee pag naiwan ka po ng plane sis? Oh, naalala ko na naman yung naiwan kami ng aeroplano. Alam mo nung time na yun, hindi talaga ako naiinis. Alam mo yun, kahit naiwan kami ng aeroplano. Super thankful kasi ako noon, no? Hindi kami talaga nakakuha ng questions from immigration officers. Well, unlike dun sa mga nababasa ko nga na parang kabadong-kabado na sila sa dami ng questions. And for us, hindi kami nakakuha ng question, di ba? Grabing blessing talaga yun. So parang sabi ko na lang sa sarili ko na ito na lang yung pambawi, pero parang kailangan lang dito physical. Alam mo yung sure naman na kami makakapunta ng Canada. Konting hassle na lang, 'di ba?
So nung naiwan kami ng eroplano, hindi kami nagpunta doon sa Air Canada kasi 'di ba may mga ano yun, mga counter 'yon, like yun yung WestJet, yung Air Canada. So hindi kami doon sa Air Canada pumunta, pero yung iba naming kasama doon sila nagpunta. Dito kami nakapunta sa parang business class siya na counter or VIP. Hindi ko naman alam at first na ganun 'yon, economy class lang yung flight namin. Pero inassist pa rin nila kami yung nandun sa VIP. So sila yung nag-rebook ng flight namin dapat sa next available flight, kaya lang hindi na namin naabutan. So dati yata parang 9 PM may flight pa sila, pero due to the pandemic parang 7 or 8 PM na lang yung last flight. Nirebook nila sa amin is next day na morning, yung earliest flight next day. So okay na yon, okay na yon. Pero nag-try kami na tumingin sa ibang airlines. WestJet ba yun? I think WestJet. Basta may mga iba pa kasi doon bukod sa Air Canada eh. So magtitingin kami like kung meron pa silang ticket for the day. Pero at own cost na yun. Hindi na siya katulad ng Air Canada na rebook lang talaga, walang payment. But wala na rin silang available na flight for that night. So wala kaming choice but to grab yung sa Air Canada na next day. San kami natulog? Doon lang kami natulog sa mga upuan doon. Yan, pakalat-kalat. Marami kaming naiwan. At magta-try sana kaming mag-book na hotels outside. Meron silang parang shuttle from airport to nearest hotels. Pero hindi kami nag-risk kasi nga, we need to have the quarantine, di ba? So yun, nung naiwan kami ng eroplano, dun kami natulog sa airport, dun kami kumain and everything. Wala kaming additional fee na binayaran sa Air Canada na yung nag-rebook for the next available flight. So yun. Sabi ni CMD Ledesma, ano pong quarantine plan nyo and paano po kayo nasundo sa airport? And nakalagay doon sa quarantine plan namin eh susunduin kami ng relatives pero magko-comply pa rin kami sa safety measure. So nilagay namin doon na we will wear mask and face shield and we will sit at the back para wala kami interaction doon sa driver and passenger seat sa tabi niya. Nilagay din namin doon na we will stay at the hotel instead sa residence ng relatives namin. Pumuha kami ng medical insurance for the quarantine period. And in-explain din namin how we will get yung quarantine food, yung groceries, and na may dala kaming medications. Like paracetamol for the quarantine period. So yun lang guys, thank you so much for your comments. Kung mabasa ko yung comments nyo, sasagutin ko kayo sa comment section. So let's move on dun sa requirements na nilagay namin sa clear book ko at ni Hubby. So tag-isa kasi kami ng clear book. Unang-una, syempre valid passport. So dapat dala-dala mo yung passport mo. And for those na nakapag-renew ng passport, just bring your old and your new passports. Another is yung port of entry, letter of introduction that shows you were approved na marireceive ninyo sa account ninyo. Another is yung letter na kasama ng passport pagbalik sa atin. Diba, magpapastamp tayo ng passports natin and pagbalik, meron siyang kasamang letter. So itago niyo yun. Dala-dala namin yon. Tag-isa din kami ni Happy doon. And of course, dahil sa pandemic, dapat yung negative swab test. Make sure na negative. So, yun yung apat na requirements na nasa unahan ng clear book ko. Next dito, yung mga supporting documents sa pag-apply natin. So, dinala namin yung proof of financial support, like yung mga bank statement, bank certificates, affidavit of support if you have one. Yung affidavit of support includes sa amin financially and accommodation. Kasi another requirement na kailangan nating dalhin is yung place of residence mo after the quarantine. So, saan ka magsistay? Since magsistay kami sa relatives and nandun siya sa affidavit of support,
Pero kung magsistay kayo like sa college or sa hotel during your stay in Canada, dalhin niyo yung confirmation niyo na yun. Baka kasi tanungin kayo after nyo ng quarantine saan kayo magsistay. Dala-dala ko rin yung transcript of records from my previous university sa Philippines and yung diploma. Dahil hindi kami nakakuha ng questions from immigration, we just handed our clear books. So, hindi ko alam kung ano ba talaga yung hinahanap nila. So, maybe nakapag-browse lang sila dun sa clear book namin, nakita na nila yung requirements na hinahanap. So, better na complete another set, yung from school, yung confirmation of enrollment, binibigay naman to ni college. So, dalhin nyo lang yon. And in case lang na hindi ibigay, hilingin nyo na lang din confirmation of enrollment from the college. And next, yung letter of acceptance, yung kasama rin to sa pinasa nating requirements, diba? So, dalhin nyo rin siya. Yung tuition receipt, yun nga, kasi nga, diba? For our case, bago kami pumunta ng Canada, binayaran namin yung first SEM. So, dalhin mo lang yung tuition fee receipt. Letter of support from the college. So, hiningi ko rin to sa college and nagbigay naman sila. Alam ko, may mga deadline to yung pagkuha ng letter of support, like for winter 2021 intake, ganito yung deadline kung hanggang kailan ka pwede humingi ng letter of support. So hingin mo lang siya ng mas maaga, and sometimes may bakasyon kasi na period yung mga staff sa college, so better na hingin talaga siya ng maaga. Assumption of risk from Lethbridge College. I just don't know if lahat ng schools merong assumption of risk, pero binibigay naman to ng school, so hingin nyo na lang din. Another is yung class schedule. Alam ko, nabasa ko to from past experiences ng mga nauna na hiningan sila ng class schedule. So better na i-print nyo lang din just in case na hingin. So another set that we have is yung for quarantine place. So kung magsistay kayo sa hotel, just print yung confirmation na nagbayad na kayo and confirmed na yung reservation nyo for those dates. Huwag kalimutan yung quarantine plan for 14 days. In my case, binigyan kami ng template from the college. Another, yung health or medical insurance coverage nyo for the duration of your quarantine. So, ito naman yung parang forms or apps. If you are arriving in Alberta, you also need to complete an isolation questionnaire. Iba to sa arrive ka. An isolation questionnaire is just like a form. May mga itatanong lang sila sa'yo online and bibigyan ka nila ng reference. For us, parang hindi ko siya nagamit. Pero kasi sa website ng Canada, if you are arriving in Alberta, you need to complete isolation questionnaire. And another, yung arrive card. Itong arrive card kasi sa border pa lang hinahanap na. Just make sure na ma-fill upan nyo siya 48 hours before your flight. So for our chosen airline, which is Impal, so pinrin ko lang electronic ticket receipt. Pag yun nga, pag nagbayad ka na and confirm na yung flight mo, makaka-receive ka naman nito. Yung Bureau of Immigration travel declaration and acceptance of terms and risk form. Nada-download to sa website ng PAL, pero parang hindi ko siya nagamit. Download mo lang yung form and fill upan. So just for peace of mind, just do it na lang din kung sa PAL kayo. PAL PPHD registration, and specific lang din to sa airline. And yung proof of online check-in, so from my other video, sinabi ko na better talaga na mag-online check-in kayo. Please, just to reduce your hassle, just make sure na makapag-online check-in kayo. Lumalakas na naman yung hangin. And ang tagal ko na dito sa labas, kaya nilalamig na talaga ako. So, yung mga requirements na yon kay student permit halos, pinrin ko rin siya for open work permit kay hubby sa clear book niya, just in case na yun nga yung, like sa Philippines, hindi kami sabay sa isang immigration officer, so just in case lang na may itanong sa kanya about that, may mapapakita siya.
Okay, open work permit naman, yung interview letter, just in case lang hingin. Pero ito hindi naman siya requirement since open work permit nga. Pero kasi yung mother-in-law ko, may kilala siya dito na pwedeng applyan ni hubby. And kumuha na kami ng interview letter na scheduled siya sa ganito, ganitong araw, and yung oras, ganyan. PIDAS exemption. Dati siyang hiningi nung mga nag-uumpisa pa lang yung pandemic, like yung mga exemption ng POEA, PIDAS. Yun, for PIDAS exemption, nag-email lang ako to ariel.cruz0126@gmail.com. Nag-email ako sa kanya for the exemption na if makakakuha kami ng exemption. And yun, and nag-reply naman sila na hindi nga kailangan. And yun na yung pinrint ko, yung conversation sa Gmail. Another is POEA exemption, advisory number 159. Copy lang siya nung parang memorandum nila na hindi na nga kailangan ni open work permit ng mga exemption from POEA. Yun lang yung pinrint ko. Yung overseas employment certificate exemption, nag-request ako via email to bmpd@poea.gov.ph. And yung reply lang din is no need nga for the exemption. Yun na lang din yung pinrint ko. So yun guys, yung laman ng flare book namin papunta dito sa Canada. As promised, I want to share with you guys yung COVID-19 immunization ko dito sa Canada. So how did I get it? Just to clarify lang, hindi pa lahat dito sa Canada nakakakuha ng immunization or yung vaccination. Priority kasi dito ngayon yung mga senior citizens and yung mga nagtatrabaho sa healthcare industry. So as of now, I am a comfort care aide. So binigyan nila ako ng appointment for COVID-19 vaccination. So yung vaccination ko is Pfizer. And may mga bibigay naman sa uniforms na mga expected side effects. So ito guys yung video ko for my vaccination. Sobrang bilis lang. So if you let your arm go really, really heavy, just relax it. Okay. Oh, is it done? It's done. Hi guys! Kakakuha ko lang ng vaccine today. And first vaccine ko to, first of two doses ng Pfizer. And sabi dito, ang side effects daw is redness, swelling, or feeling sore where you had a needle, feeling tired, headache, fever or chills, body aches or sore joints, feeling sick to your stomach, nausea, vomiting or loose stool, swollen lymph nodes. Sobrang bilis lang dito guys. 12:30 yung schedule ko. Pero pwede nang pumasok within before 10 minutes. Bawal kasi dito sobrang aga, bawal din late. So yun guys, yung video ko for the vaccination and for the side effects. If you will experience side effects after 48 hours, you will need to call them na. For me, naka-receive ako ng side effects one day. First day of my vaccination. Kasi yung nagpa-vaccine ako, may pasok pa ako after sa work. So, na-experience ko noon is, nahilo talaga ako. Pinagpawisan ako yung malamig na pawis na parang nasusuka. Ganun yung na-feel ko. And hindi yun normal for me. And yung swelling talaga ng arm, kasi nga dito ako, diba, na-bakunahan, yung swelling talaga, yung feeling na ang bigat niya, feeling na may pasakang malaki dito sa braso mo, ganun yung feeling. Other side effects, wala naman na. After nun, all good. So, yun, nag-aantay na lang ako ng second dose ng aking vaccination na sana ma-receive ko before ako umuwi ng Pilipinas. Thank you guys for watching and I hope na nag-enjoy kayo for today's video or kung hindi man kayo nag-enjoy, may natutunan kayo.
And I'll promise to upload videos regularly. And hopefully, makapag-usap tayo about some other topics in the future. Thank you, guys. Thank you for watching.